Hello po, kamusta pong lahat mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Meron naman po tayong kukomentuhan mga katambay dito po sa pinag-uusapan po sa media at sa social media, lalo po sa pagkatao at sa sinasabing mga kaso di umano ni dating agent ng Morales po. Ngayon po magkakaroon po ng linaw at maliliwanagan po tayo mga katambay dito po sa pag-uusapan po ng isang batikang abogado. Dito po sa gaganapin pong interview o naganap ng interview, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin agad. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan natin mga katambay. Wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal. Wala po, wala kayo. Wala po. Pero meron pa rin kayo mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo, at ito po yung mga, sabi ko nga, ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na nakabindin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayong criminal conviction. No? Tama ho yan, no? Tama po. Yan po, putulin lang natin mga tabay. Tama po yun eh. Yung nabanggit po ng mahusay na abogado na si Attorney Roque. Tama po yun kasi mismong si dating agent Morales, sinabi niya na wala siyang conviction sa kanyang mga kaso at hindi pa siya nahatulan at meron pa rin siyang mga kaso na under sa processing pa pero hindi pa siya nahatulan mga katambay. Wala pa siyang conviction na nagaganap at hindi pa siya dapat hatulan at siraan lalo po na nagagawa yung investigasyon po. Lalo po pagkakinausap po natin, lalo pinakinggan natin sa Senado mga katambay, yung hepe po ng PDEA na si Sir Lasso, si General Lasso po mga katambay, at doon po talagang sinisira ang kredibilidad ng agent na si Agent Morales mga katambay. Kaya magaling po na meron po tayong abogado na napapakinggan at kinukomentuhan mga katambay. At least na itatama po. Di po ba? Lalo po pagdating sa batas. Kasi po ito, yung mga kaso po na sinasabi po dahil sa paggawa niya lang at pagsabi ng katotohanan, yung po naging sukli sa kanya. Yung kasuhan po siya ng hindi totoo ayon sa kanya, mga katambay. Painggan po natin ang masusunod, mga katambay. April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso at yung ano, sinabi ko sa kanya na ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga diyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man, magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sir Jonathan, itong mga pictures po na nabanggit po ninyo, maaari ho ba ninyong maibigay at maipakita yan sa susunod na mga hearing? Kung meron po kayong at least may mga nakuha po kayo doon mismo sa mga larawan na yan. Tinanong ko pa kung nga po si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po yan sa folder. Magkakasama po yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob, hindi po pwede na wala siyang kopya dyan. Di ba? Kasi yung pictures na yan nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit, yung deposition ng witness. Kasi yung mga pictures at saka yung deposition ng witness, merong relasyon yung dalawang mga dokumento na yon, mga pictures at saka yan, at yun. Itong mga pre-ops at authority to operate, may mga relasyon po sila. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify. Sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Yun. Kung mapapansin niyo po doon, kung nalilito sa publiko ito, makikita, stolen shot po yun. At itong confidential... Grabe, mga katambay. Yung sa sinasabi ni Sir Jonathan Morales.
eh talaga po palang ito eh, you know, dokumentado at talagang yung sinasabing nakuha ni Maharlika, eh yung po pala may kasama pa na mga litrato at yun po eh pinatotohanan lalo po nung agent mismo ang kumuha. At talagang zooming po yun mga tamay, naka-zoom, actual, talagang mabigat na ebidensya po pala ito. Itong nabunyag po ngayon at kinasasangkutan po ng ating Pangulo at pati po ng artista na si Maricel Soriano. Mali at kaya po pala ito eh ginagawan po ng talagang mga kaso at talagang sinisira ang credibility o ni Sergeant Morales mga tamay dahil po sa ganitong nabunyag na dapat po ito ay naging lihim na dahil po ito pag sinasabi nga po eh bawal na bawal po sa ahensya ng PIDEA na makalabas po yung mga ganitong secret files. Di ba mga katamay? Pero sa kabila nun, napakatindi po ng puting ahas ni Maharlika. Kaya po ang malaking tanong ni Sir Morales, ang dating agent po, na kung hawak pa ba o may hawak na rin si Maharlika ng mga litrato, mga katamay. Talagang matindi po pala ang ebidensya. Kaya po sinasabi nga po nila di umano na talaga nagkahugutan at nagkabunutan dahil hindi na ipatupad ang raid para po dito sa mga sangkot na may matibay at detalyado. At talagang ito po eh, talagang you know, ginawa nila ng masusing investigasyon mga katambay. Ito po, pakinggan pa po natin yung mga susunod. Ito po ay kasama po sa interview po dahil po talagang pinasinungalingan po ni dating agent Morales ni Sir Jonathan yung kanyang mga kaso na hindi pa siya convicted, di ba? Kaya ito po ang mga pinasabong niya po at talagang dinagdag niya po dahil siguro medyo napupuno na rin po siya dahil nga sa kabila ng siya gumawa ng mabuti sa ating bayan at talagang ipapahayag ang katotohanan. Ganito pa ang nangyayari sa kanya mga katambay. Ang nagiging sukli ng pamahalaan natin mga katambay. Yung maglabas ka na ng katotohanan, ikaw pa ang naiipit at ikaw pa ang pinasasama. Ganun po ang nakikita di umano ng ating mga kababayan. Sundan pa po natin mga katambay. Foreman po na ninyo, nakausap nyo na po ba nitong huli bago itong hearing? Hindi na po kami nakausap magmula pa po nung matapos yung pagkuha ko sa kanya ng statement, mga ilang araw bumabalik pa yan eh. At yung nga, no, nakapag lumpa siya doon sa Legal and Prosecution Service. Nakapalumpa po siya doon sa isang komisyonado o isang abogado, no, na merong authority para mag-administer na oath. At yung nga po, no, meron pong ano, no, pangalan ng netatak po yun. Ganun naman po yung ano, no, yung usual na ginagawa pag kami investigation kami. Hindi na kami nakapag-usap pa. Pero, nag-try ako nung huli kong pagkakaalala dyan sa trabaho na yan, i-discuss ko paano makaharap ko ng personal itong si ano, no, na mayapa na pala, no, si Asik Gadapan, na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kanyang ano, no, mista sa Philippine Military Academy. Sinabi niya sa akin na huwag mo nang anuhin yan at ayaw ng taas, sabi niya. At inano pa nga niya, allegedly, binanggit niya yung pangalan ni ano, no, Executive Secretary Paquito Ochoa na ito yung nag-order sa kanya na wag ituloy yung operation niya. At yun nga, sabi nga niya, wala tayo mapapala dyan. At kumbaga, yung pala mga tambay, no? talagang mahigpit din po pala talaga ang kapit dahil may pumigil, di ba? Ito sinasabing dating Secretary Paquito Ochoa, mga tambay. Talagang mismo sabi ng dating agent, wala silang mapapala at wala tayong mapapala dito kahit na sinasabi mong dokumentado at matibay na ebidensyang hawak natin at meron na tayong mga abogado na naka-statement na lahat, kumpleto na lahat, pero sa kabila nun, yung mismo na magsasabi na magbibigay ng go signal dito sa mga agent natin na ituloy na yan at i-raid na yan, sa kabila nun, hindi nangyari mga katambay. Ganun po, ka-powerful po ang naganap. Kaya po, napakalawak po nitong issue na ito na sumabog. Talagang ipit na ipit po, di umano mga katambay. Ipit na ipit ang involved po rito mga katambay.
Tingnan po ba natin at pakinggan po natin yung iba pa. Ano lang ang abutin natin dyan? Malayo mararating natin, mapapahamak tayo dyan. Mm-hmm. Yun yung ano niya. Bukod po sa inyo, Mr. Morales. Yes, attorney. Go ahead po. Mr. Morales, tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance? Mm-hmm. O siya ba ay isang nanonood lamang? Siya ba ay kasambahay? Anong tingin ninyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yun? Mm-hmm. Alam niyo po, doon sa, ano, no? Pagkakakuha niya ng, ano, meron po siyang access eh. Kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato na, ng, ano, ng sikreto kung hindi ka kasama. Mm-hmm. Tama. Nandun po sa, ano, no? Nandun po doon sa kanyang sinumpang salaysay. Dahil, yung yung initial na pag-usap namin, inassess ko talaga kung ano itong motivation nitong tao na ito. Mm-hmm. Kasi bilang ahente no ng PDEA dati at investigador, ang mga nakikita ko motivation, kundi pera, nakagalit, inggit, selos, negosyo, kaaway sa negosyo, kakompetensya doon sa TARP o doon sa teritoryo, at iba pa. Tama. Hindi ko sasabihin kung ito ay lalaki o babae. Mm-hmm. Talagang mga nganib ang buhay nitong tao na to. Tama. Kaya nga, sabi ko nga po, no, kung ano man, ito Tama po yun, mga tambay. Talagang napakabigat po pala nitong itong nabunyag po sa atin na ito, sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, na talagang malalim po pala talaga ito, mga tambay, at delikado. Dahil mismong itong informante, nahanahan dun pala. Dahil hindi nga naman niya makukuhanan na nga talagang magandang angulo o footage po yun kung wala po siya ron sa lugar na yun, nakaganapan. Kaya nga po magaling ang pagtatanong ng isang magaling na abogado, katulad po ni Attorney Harry Roque. Maganda po yung pagtatanong niya na yung informante po ba na nagbigay sa inyo ng litrato at sinumpaan niya, actual ba siyang nahandon? Mismo, di ba? Yun din ang sinasabi na talagang sinasabi ni Agent Morales na talagang may access siya ron sa grupo na yon o doon sa mga sumisinghot na yon. At sinabi niya rin na ito, kaya ito sumabog o pumutok, dahil meron mga dahilan, di ba? Nagiging problema sa negosyo, di ba? Sa politika at ano-ano pa, di ba ba? Yun po ang nagiging dahilan. Kaya ang nakikita po ni Kamanong dito sa mga lumabas sa mga pahayag ni dating Agent Morales. Mukhang ito po ay hindi rin basta-basta na tao. Mukhang ito po ay may sinasabi rin na naging medyo katampuhan o kaaway sa negosyo o sa politika o sa iba pa. Di po ba makatambay? Kaya matindi po ito. Ito pong sinasabing asset o talagang nagbigay ng matinding link o ebidensya rito kay dating chief o dating agent na si Jonathan Morales, mga katambay. At ito po ang pinakamatindi ron. Kaya ayaw niya pang sabihin o ipahayag. Iniingatan niya po ang pagkatao nitong kanyang yung kanyang informante. Dahil sa tingin po ni Kamanong, ito po hindi basta-basta. Kaya magdidelikadong araw po ang buhay nito, mga katambay. Kaya ayaw niya i-reveal sa atin, sa mga Pilipino, kung ito'y babae o lalaki, mga katambay. Medyo matindi po ito. Medyo nakakatakot po para po sa parte. Dahil po ngayon, presidente ng Pilipinas po, ang kanyang, ang kanyang kinakalaban, mga katambay. Mas mabigat po kalaban ngayon. Isa po nung panahon na senador pa lang po ang Pangulong Marcos. Ngayon po, siya na ang commander-in-chief ng buong Pilipinas, mga katambay. Tingnan pa po natin. Madeclassified ng tuluyan. Hayaan ko po yung mismong authorities ang mag-declassify. Kasi nga, meron din akong kakaharapin talagang kung talagang iaano ko to. Kasi hindi po po siya naka-declassify yung nilalaman po nung nung epidemic. Pero at least bigyan niyo po kami ng indikasyon. Ito ba ay kapwa alta sociedad o isang kambahay doon sa lugar ngayon, kasambahay?
mamamatay po yung tao. Kasi kasi hindi sa ngayon po, no, kaya nga hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano na nangyari mang na ano doon sa tao, no. Pero kaya buhay pa. Kasi hanggang ngayon po, no, magmula po nang lumabas itong issue na ito na ipinulugar ni Maharlika, hindi malayo talagang nagkakaroon sila ng talagang ano, no, pag-check. Tama. O sila mismo nagkakaanuhan na yan na sino sa atin yung nag-leak nito. Sino yung puti basta yun po ang sinasabi ko, no, na itong ang motivation ng nagbibigay ng trabaho ay maaring pera, selos. Inggit, galit, kakompetensya, o ano pa man. Diba, yun lang po yung motivation doon sa ano yun. Ngayon, yan po mga tambay, napakahaba pa po nito yung interview na yan. Putuloy na po natin kasi doon din po ang punta sa mga interview po. Talagang sinasabi po at halos yung mga binunyag po niya sa Senado ay talagang totoo po. Dahil mismo sila po nang nahihirapan at na medyo natataranta na po ngayon ang administrasyon po natin di umano. Pati po ang PDEA, nakikita po natin kung paano po nila, you know, pigilan at talagang huwag sumabog itong issue na ito dahil pilit nilang sinisira ang kredibilidad ng isang dating agent na si Anthony o si Mr. Morales, si Jonathan Morales mga tambay. Kaya po, nalinawagan po tayo mga tambay. Malino po yung naging issue po dahil dito sa sinasabing puting ahas ni Maharlika na sinasabing din ni Mr. Jonathan Morales na ito po hindi basta-basta. Dahil inulit pa ni Atty. Roque kung ito ba isang katulong o isang mayaman, di ba? Na, you know, biglang tumawalan po si Sir Jonathan Morales kasi ayaw niya magbigay. Pero sa tingin natin, baka ito isang babae. Okay, isang lalaki. Tingnan natin sa mga susunod na hearing. Kasi po, alam naman po natin, ang hearing sa Senado, hindi naman po ito hearing sa korte. Di ba? Ito po yung parte ng kanilang pagbalangkas o paggawa lang pwede nilang gawin na batas dahil po dito sa mga nag-leak. Yan lang po nakikita ni Kamanong dyan eh. Kaya po, tingnan natin kung mabubunyag din po sa Senado yan, mga katambay. Abangan natin. Kaya, ito po, napakalalim pong problema po ng Administrasyong Marcos na naungkat, mga katambay, na sana'y nakatago na, na sana'y nakalusot na siya rito, pero nabunyag po dahil po dito sa sinasabing selos, inggit, galit, you know, kasama na sa negosyo, politika. Kaya po lumabas itong link na to. Baka hindi nabigyan ng pwesto, mga katambay. Baka ito, you know, masyadong naapi at masyadong nabaliwala. Kaya nainggit. Mga tambay, dahil na itsapwera siguro itong tao na ito. Sa tingin ni Kamanong, huwag naman sana, di umano, you know, naitsapwera itong tao na ito. Kaya lumabas itong puting ahas, mga tambay, na baliwala. Kaya po, ganun po talaga sa politik eh. Pagka meron kang hawak na ebidensya at ginipit mo at inipit mo at pinabayaan mo, inatsapwera mo, itsapwera mo siya, eh talagang babanatan ka, lalo kung may paninira sa iyo, di ba? Nakakalungkot po yan na lumalabas po sa ating bansa. At ito po hindi maganda sa ating bansa, mga katambay. Hindi maganda po sa ating bansa ito. Dahil pagka ganito po ang issue ng isang presidente, ang bansa natin ang magsasakripisyo po, lalo po sa panlabas na bansa na kailangan natin na, you know, yung kanilang mga i-invest sa atin para sila pumunta sa ating bansa. Baka ma-stop lahat pagka ganito issue, mga katambay. Kaya abangan po natin ang mga iba pong pahayag at kaganapan po sa mga ganitong napakalaking issue na hindi mo palalagpasin, mga katambay. Muli po, si Katambay Mano po, nag-iwan po muli ng tis-tis lang po tayo, mga katambay. May pag-asa pang makabango na ating bansa. Paalam! Bye-bye!